Brace. Huwag ka nang mag-isip, huwag ka nang mangamba. Tara na, pag-usapan natin ang iyong problema. Huwag ka nag-iisa dahil kay Kristo merong pag-asa. Maniwala ka, lumapit ka sa Kanya. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. This is Pastor Rowel Idio. Pastora July. And this is Pastor Shekinah. And you are watching WSJ Live. Yon, magandang gabi po. At hallelujah, medyo parang ang tagal nating hindi nag-live, ano? Ano parang ano, na-miss ko yung ating tatlo, combo. WSJ nga ako, kayo na hindi ko. Yun nga eh, parang ang tagal-tagal, no? Wow. Para na-miss ko yung ating para ano. Allergic sa inyo. Kasi para may social distancing. Nalimot kasi yung ano, we're supposed to have yung ating pong face shield, kaya lang ay yun. Hindi ka pa rin bumili. Let's just say I did not forget, I just overlooked. Yun. At good evening po. We would like to encourage everyone to share our live stream for tonight. At napakaganda po ng ating topic na pag-uusapan ngayong gabi. Very controversial. Not really. It depends. It depends on your perspective. medyo touchy. Touchy talaga. Hindi naman. Kayo kasi nagbibigay ng ano eh. Kayo ang nagbibigay ng sabi nga po dun sa isang napanood ko na Korean. Na naman. Naku! K-drama. Sabi kasi ay ano, well, basically, ang nagbibigay kasi ng ano, nagbibigay lang naman ng pagdating sa mga messages and stuff, ang nagbibigay ng malimit, ang nagbibigay ng meaning ng emosyon na yung nagbabasa. Yun. Well, so we have to blame our audience. Is not that really what you mean? Yun. Hindi po, pero siya. Batiin muna natin yung ano, bago pa tayo lumalim tayo, yung ating yes mga pag-uusapan eh. Siya, batiin muna natin yung ating mga audience, yung mga nanonood ngayon sa ating ngayong gabi. Audience talaga. Pastora, Shekinah. Ay, yung mga kasama natin. Kasama and po natin I'm sure they're gabi going to join us as we discuss yung ating topic ngayong gabi. Hallelujah. Pastora, Shekinah, batiin muna. Loading na. Loading. Yan, okay. Ching Lee Saura, mapagpala. O, di ba? Pasensya na. Mapagpalang gabi po sa inyo din dyan. Yan. Ate Camille Buwan is also watching with us. Yan. Lovely evening din po sa inyo. Sayonara. Ligyan nga po natin ng mga, yan. Si Geraldine. Ate Geraldine is watching with us. Lenny Luntok is watching with us. Mm-hmm.
Cuevas Grafilio Raisel. Si Raisel. Si Raisel is watching with us. Oh, kamusta na? Wow. Raisel. Raisel. Hindi po nagre-reflect. At kamusta na kayo ni Charlie? Eh? Oo nga ho. Asawa po ito ni Charlie Cuevas. Kita nyo ako, kilala ko ha. Kayo ha. Sino pa? Yan. Ron Katunggal is watching with us. San Pedro, si Yasat, Antoinette. Si Yasat, San Pedro. Antoinette, si Yasat, San Pedro. Hindi San Pedro ang pangalan niya. Antoinette, si Yasat, San Pedro. Okay. Good evening. Good evening po sa inyo. Nadinig niyo yun? Yan. Hallelujah, yun. At napaka-interesting yung ating pag-uusapan ngayong gabi. Okay, so to continue, ang ating pong pag-uusapan ngayong gabi ay... It's about acceptance. Or? And slash or tolerance. Kailan ba ito malimit nangyayari, yung acceptance na yan, at tolerance na yan? Okay, diretsoy na po natin. Huwag na po tayong magpaano. Hindi, huwag muna. Paligoy-ligoy mo muna. Paligoy-ligoy? May konti po muna. Ano nga ba yung, sandali, define muna natin. Saglit lang ha. Define mo muna, Pastora Shikaina. Ay, grabe talaga. Ubokin dictionary po. Before we, ano, before we go on. Bago tayo maglabo-labo, sige. Bago po tayo magpatuloy sa ating pong mga diskusyon ngayong gabi. Let me just remind everyone na whatever na pinag-uusapan po natin dito ano po ay rest assured ito po ay pinag-uusapan natin with love. Yo. Yo. We are not in a position to condemn anyone. Mm-hmm. Kasi po ay who are we to condemn? Mm-hmm. Kahit pa sabihin niyo na kami po ay mga pastor ay we are still in the flesh, so we are bound to commit sins and commit mistakes and errors, etc., etc. So, hindi po ibig sabihin na pagka may mga pinag-uusapan po tayo dito, especially kasi po yung ating pong topic will definitely delve on very delicate topics, and we just hope and pray na lahat po tayo ay bukas ang ating mga puso at ating isipan at hayaan po natin na ang Diyos, ang Banal na Espiritu Santo ang sang mangusap po sa atin, sa ating po mga puso. Ano po? Ayan, Ang seryoso. Ano? Para bang nananakot ka ba? Actually, kanina nung nagme-message na ako sa inyo, sasabihin ko nga sana, please be ready with your own convictions kasi debate ito. Yun. Na dead air na naman tayo. Ayan tuloy na ano ka tawag doon? Yung so, ang ating pag-uusapan ay about tolerance and or acceptance. Tolerance. Ano ba yung ibig sabihin ng tolerance, Pastora Shikaina? Pakidefine niya. We will define the word anong tolerance. Anong sabihin daw ng tolerance? Ang tolerance daw po, well, it's a noun. Sabi po dito, the ability or willingness to tolerate the existence of opinions, medyo malalim, or behavior that one dislikes or disagrees with. Ulitin natin. The ability or willingness to tolerate the existence of opinion or behavior that one dislikes or disagrees with. Meron pa po tayo isang definition para sabi dito ay... yung mas madali-dali naman daw. A few moments later. The capacity to endure continued subjection to something such as a... iba. Mas malalim. Masyadong malalim. Pero... isa na lang, tolerate. Yan, ano tolerate. Ibig sabihin ng tolerate? Ano ibig sabihin natin tolerate? Tolerate? Parang indain, ano? Inda. Indain? Tolerate, di ba? Yung ibig sabihin ay iniinda mo, papayaan. Ito po. Hayaan, nalaan. Yung? Ang haya eh. Tolerance po in simple words. Sa mga meron po sa Batanggen nyo, ang sabi ay haya eh. Haya kasi nga, talagang haya. Bakit ano? Kasi nga ay katulad nung last week, ang topic natin last week diba is resignation.
Submission. Acceptance. And surrender. Okay. Oh. So, nung last week po, ang topic natin ay yung tatlo na kung titignan po natin, actually, interchangeably, sabi nga natin, nagagamit iyon kasi nga ay hindi ma, it's either hindi malalim ang pagkakaunawa or yun kasing tatlong iyon ay medyo, hindi, ano po? Gumiti ka. Medyo, yung tatlong iyon ay, kumbaga ay halos very fine or very thin line lamang po yung ano nila yung... Nagsiseparate. Oo. Pagdating din po sa ano, same way with tolerance and acceptance. Na kasi kung titignan po ninyo, ang meaning nila ay halos almost the same. Halos pareho, pero hindi halos pareho. Halos pero pareho, pero hindi pareho. Kasi ang acceptance is when you really parang tinanggap mo na eh. Pero yung tinolerate mo you can tolerate without accepting, you can, but not the other way around. Yes. Yun, parang yung tolerate kasi at some parang may level of no, pero pag acceptance whatever edi tanggap mo na eh, accepted nga eh, pero pag tolerance parang meron lang level, a certain point ay tinotolerate mo o hinahayaan mo, pero yung hinahayaan mo eh tolerate, but when you accept tanggap yun eh. Buong-buo. O, buo na yun. Buo na yun. No? Good evening po, Pastor Justin Vidal Calderon. From Baguio. Calderon Dolosa pala. Hallelujah. Pastor Justin. O, diba nag-Baguio nga din ako. Iba pala binanggit. Hallelujah. From J1 Baguio. Shout out po dyan. At welcome po. Shout out. Kainamang... may nagsabi kasi sa akin eh. Sabi mo sa akin eh. Yun. Mami, shout out. Okay, shout out. Okay. So, kailan ba nangyayari ang tolerance na yan at acceptance na yan? Okay, so... Yan. We go through the nitty-gritty. Yes. Siyempre, nasa ano po tayo eh. Sabi ko nga ay nasa... Sige. Hayae. Hayae. Okay, so... In the heels, kami nga po ng mga nangyayari ngayon ay normally, we basically, ano ba, yung terms na tolerance at saka acceptance, normally ay naididikit ito sa mga social issues. Yun, social issues. You make it light, ha? Tinanggap mo na. Social issues, ayan. Oh, acceptable. So, pag sinabi pong social issues, marami. Una-una po dyan, unahin na natin. Siya. Siya. Ano po? Oh. Huh. Unahin po natin, LGBTQ+. Q+. Yo. So, sa totoo lamang po ay, ano nga, ang LGBT ay lesbian, gay, LG... Bisexual. Transgender. Q. Queer po yata yung Q. Hindi quasi... Queer. Quasi-human. Basta hindi ko... Queer po yata. I'm not sure what the queer. I think it's queer. Teka, i-search po natin na LGBTQ. Meron pa po. Teka lang po. Ano natin. Sa totoo lamang po, tulungan nyo po tayong lahat. Kasi po sa totoo lang ay nung ako po ay medyo ano pa nasa bata-bata pa. Queer. Sa totoo lamang po nung ako'y bata-bata pa, sa totoo lamang ay apart from male and female, nakain na po siya ng matamis. Yeah. Apart from male and female, ay dalawa lamang po yung actually ay tinitignan or parang yung nasa sabi nga nila ay nasa third gender, which is yung gay at saka lesbian lang. Eh ngayon, for whatever reason or... Dumami na po eh, na parang may... Ano ba? Dahil ba tayo ay masyado na matalino? Or is it because of the advent of social media? Or maybe. It wasn't an issue before and there were kasi a lot lang, of... Imagine ninyo ha, meron na din po tayo ngayon mga tinatawag ng... politically incorrect terms or politically correct terms. Say, for example, yung mga
yung mga squatters. You're not allowed to call them squatters. Squatters, yes. Ang tawag sa kanila ay? Ano? Ano nga yun, anak? Ano yun? Settlers, settlers. Informal. Informal settlers. Informal settlers, pag yun ay ano, yun yung mga ginagamit sa mga, siguro sa mga formal na mga letters. Or whatever. Pero merong tawag sa kanila eh, na medyo, medyo maa, yung politically Na mga terms. Katulad halimbawa ng unano, noong araw, unano na ang tawag dyan eh. Pero ngayon kailangan tawagin sila vertically. Oh yes. Vertically challenged. Vertical. Hindi ka rin pala pwede magsabi ng mataba. Horizontal challenge dapat din. Grabe, dami ng term. Hindi, pag sa babae, hindi ay, mo pwede sabihin mataba. Sabi mo lang ay, you look healthy. O, diba? Or otherwise, pagka medyo ano na, you look very curvaceous. Hindi pwede ang sabi. Offending ba yun? O kaya naman, you look very, di ba, curvaceous. Ano pa ba yung isa? Voluptuous. Ganyan. Oh, yun, yung mga term. But never, ever say, di kasi totoo naman, pagka di ba, bakit nga ba, pagka yung sa matagal ka hindi nagkita, ang una-una sabihin sa'yo, ang taba mo na ngayon. Kung friends kayo, pwede mo namang sabihin yung gano'n. Yun. Friends naman kayo, ano ba naman yan? Or family, no? If you are a member of the family, parang minsan gusto ko sabihin, hello, pinag-iraba ko yung mga fats na yan. Maintenance yan. O sige, balik anyway, po tayo sa ating topic. Ano ang ating, for tonight. Kaso Rashi kay na. Ano po? Anong gagawin what's natin? Your take? How are we going to handle what's or your take tolerate the word tolerate? Yes. Being Christians. Yeah. Being Christians. Mm. How are we going to ano? To tolerate po ba? Tolerate ba yung term? Are we going to tolerate? Or what would be the correct approach? Approach. No? I love you too, amiga. Yon. How are we going hooray, to, curvy voluptuous. Are we going to accept or are we going to tolerate? Is that the correct approach on how we're going to handle yung ating pong mga mahal na ano? Mm. Mga kapatid na nasa LGBTQ community plus. Community yes, yes. How are we going to plus meron iba-iba po siya actually ibig sabihin may minus din may minus may plus may minus. Minus hindi sige balik po tayo how so what sa iyong punto sa aking punto perspective sa aking experience yes. So experience talaga experience no ka experience na. Talaga mo before, you have experienced this ganito po actually po well handling people well it sa akin po talaga to be honest hindi po ako yung talagang ako yung naka first hand na experience pero upon handling yung mga alaga ko po sa Pilipinas I have several mga kabataan na mga handle ko po and even mga YPs ayan even meron din po ako mga adult na mga handle din po sa Pilipinas na ang kanilang well ang kanila talagang struggle is within that kind of area so paano po ba ang tanong ni Pastor Roel is there any such a way na kailangan ba siyang itolerate or kailangan siyang i-accept well to be honest well in a biblical stand po talaga, alam naman natin, di ba? Alam naman natin yung stand natin against for that, for those people who are, kumbaga, it's not about, kumbaga, when you're handling such people kasi pastor, hindi siya, and even pastora, hindi siya ano eh, kumbaga, it's not, kumbaga parang hindi dapat mo i-judge eh. It's not how you should look at them like that. Kasi unang-una, there are other people na even before pa, meron mga tayong mga yung mga kasama din po natin na mga ganun din na hindi ko naman sinasabing okay, sige, we have to accept the fact that they are like that. Pero kailangan siguro first hand mo siguro para sa for me. Para do sa you have a friend na ano? Na meron belonging po, to that community. You have halimbawa handle them paano mo siya tinatanggap ba or you're tolerating him how do you associate with him or did you dissociate yourself sabihin
magwat ka ba when upon learning that he or she is part of that community or what? How did you ano? Paano mo hinande? Paano mayroon kang ano? Friend. Friend like that. Madami po kung simula college, simula high school hanggang actually elementary hanggang ano. Kasi yung circle of friends. Ako po kasi personally, ang aking pong testimony is nagrebelde ako. So I have a lot of friends, few friends talaga na talagang nagkaroon ako ng rebelled. Na, well, I accepted them. Yung the fact that you accepted them, siguro morally speaking, hindi ko nilalagay yung sarili ko na, well, ako po'y, I'm standing as a pastor, siguro as a Christian, siguro po ang masasabi po natin dyan or yung stand po natin dyan, saan po personally, upon handling those na talagang ano po, is you have to really not just accept them, but love them. Mm-hmm. Kasi, unang-una, yung acceptance kasi, okay, sige, ganyan. Yun sila eh, di ba? Mm-hmm. They're like that. So, ano yung gagawin mo? Ano yung action plan mo? Ano yung kailangan mong i-draw, di ba? Kailangan dapat, you have a plan eh. Actually, hindi lang dahil kaibigan mo sila, you have to reach out to them. Hindi lang dahil gusto mo silang i-win kay Lord, kaya kailangan mo silang i-reach out, no. Kasi sila yung mga taong unang-una pa lang, kailangan talaga nila ng pagmamahal. Kailangan nila ng alaga. Kailangan nila ng attention. Actually, to be honest, those people who are, well, in the community itself na ganun po, na nandun sa ganung kind situation. Ng situation is, they're looking for love. Mm. They're looking for attention. They're looking for love that, alam niyo po yun, hindi, I'm not telling na, sige, wagay-way. No, hindi. I mean, first, kung unang-una natin gawin for them is not to change them. Actually, hindi tayo yung magbabago sa kanila. The first hand na talagang natutunan ko in handling those kind of people, handling those, yung mga kabataan, not just kabataan, but yung mga taong ganun po is learn to listen to them, learn to accept them as who they are, and learn to love them as how God looks at them. Alam niyo po yun, hindi, kasi parang ang mangyari kasi dyan, kung hindi tayo magte-take ng action para ma-reach out sila ng pagmamahal ng Lord, paano na yung ibang tao pa? I mean, kung tayo na nakakilala kay Kristo, hindi natin alam, hindi natin kaya natanggapin sila, what if pa yung ibang mga taong hindi nakaka-accept kay Christ? So, yun. Kumbaga, yun. Have you had friends in the LGBTQ community? Meron po. And how did you, how were meron you married? Meron akong first cousin na Brittany. Brittany. Clarify, what is Brittany? Ano siya eh, talagang mula pagkabata pa, sabi nga niya eh, ano. First cousin mo yun. How yes. about other people that, ano, you first can, ko, parang meron, you can tolerate, meron din akong ano tita, eh. Meron uh-huh. din akong tita na, uh-huh. na LGBTQ. Uh-huh. Okay? So, bunsong kapatid yun ng mother ko. So, at saka, well, it is a known fact for me na mga kaibigan ko talaga ay madaming Becky. Kaya nga, most often than not, naririnig nyo ako medyo. Language. Yes. Yung language. Yung ano ko, yung ang yung mga char. mga ganon, charot. Mga salita ko ay ano. Kasi nga masaya silang kasama. So, how do you view yung, as a Christian, and as a pastor, how do you now view their preference? Kasi how are you accepting sa tolerating? Sa totoo lamang po ay ano, ako ay talagang sabi ko nga, ako ay napapakamot sa ulo dahil gawa ng, imagine niyo, even the term itself, yung sexual orientation, parang... Preference? Sexual, hindi, pag preference po kasi ay kung anong gusto mo eh, pero yung sexual orientation mo, yung tipo bang... Ito'y narinig nyo na rin po siguro, yung sinasabi na I was born as a woman trapped in a man's body. Mm. Di ba? Mm.
Narinig niyo na to. Narinig ko na to sa mga Becky friends ko. Mm-hmm. Na parang ano ba, kung babalikan po kasi natin yung ano, kung babalikan natin yung, well, ang lahat naman ng ating ang lahat ng ating kumbaga everything na dapat pinapaniwalaan natin will and should always be based doon sa word of God, tama po ba? Because that's infallible, that is ano ba yung mga ano nila pagdating sa word of God, walang mali sa word of God. So pag sinabi mo kasi ito lamang po ha, seryoso ha, hindi po ako ano, I am biglang not opening biglang seryoso, hindi po ako nag-open ng debate or anything, pero ito po ay saga ng akin. Ayan, para well, ito ay para makilala niyo, kaya nga mayroong disclaimer eh, no? Yan, so saga ng sayo. Ito ay paniniwala ko lamang po ha. Ang sa akin kasi pag sinasabi yung ganun, ako ay it's not na hindi ko sinasabing hindi kita tanggap, pero yun ang paniniwala mo eh. However, please don't shove that down my throat kasi hindi ko tatanggapin. Dahil pag sinabi mo kasi sa akin na I'm a woman trapped in a man's body, you are basically saying, nagkamali si Lord noong ginagawa ka niya. Eh, diba, Psalm 139, we are fearfully and wonderfully made. Sabi doon ay even before na tayo ay even itong mga araw-araw natin, yung bawat minuto, bawat segundo natin, we are already living the past doon sa kung ano yung plano ng Lord, kasi naka-blueprint na ang buong buhay natin. Everything na nangyayari sa atin, it's already appointed doon sa libro ng Diyos. Even actually yung time na magkakamali tayo, nakita na ng Lord iyon. Kumbaga, may ano na, may tawag doon ay, may naka-ready na si Lord na, kasi meron pa rin naman tayong free will. Say for example, ganito po yung sinasabi ko, ito yung naka-map out na sa atin, yung nakasabi ko nga, naka-blueprint na yung bawat araw natin. Pero, yung halimbawa, sabi nang doon sa blueprint ng buhay mo ay, makikinig ka ngayong araw na to ng WSJ, eh meron kang free will, hindi ka nakinig, meron pa ding nakaano doon sa ang Lord para sa iyo na somewhere na may ano pa rin, may kumbaga madapa ka man siguro or whatever, na may naka-ready pa rin ang Lord sa iyo doon na plano para at least ay ma-pick up ka ulit, parang ganun. Okay. Yeah. 'Di ba? Medyo ano, pinapa-safe. Eh. But I'm not saying, saying po na ito po sa akin ha. Again, ito po ay ganang sa akin. Medyo self-opinionated po kasi tayo. Well, sabi ko nga po, it will never be a fact for me. Kasi sabi mo kanina, Pastora, it's a known fact. It will never be a fact for me. Yung ganung orientation or whatever, kasi ang sa akin ay so ang linaw sa Bible. God created but yeah, again our push, of course, pero of course, again uulitin ko po, hindi ko sinasabi na masamang tao kayo or katulad, actually ito po yung nagiging issue malimit pagdating sa Christianity at saka sa kanila, kasi akala kasi nila, or hindi kasi lahat naman, aminin naman natin sa hindi, hindi po lahat ng mga kapanalig natin or katulad nating Kristiyano ay katulad nating open-minded. Okay. Or siguro ay mapagmahal. Kaya tulad sabi nila, so how ayoko do we, dyan how kasi do masyado we handle them as a Christian, paano natin sila tatanggapin or how are we going to handle yung LGBTQ community. Should we treat them as like anybody else? Say for example, yan ay sabi na nating a man trapped in a woman's body. Ginamit ko din ano. Ito po din ang akin lang pong ano, nakakalimutan natin na yung homosexuality per se, it's not greater or lesser sin. It's not about yung kung ito ay anong kasalanan. Kasalanan po yan. Ano? So, we have to view that on a biblical perspective. Kasi Christian po tayo. Ano? Pero,
mahal po namin kayo. Amen. Mm-hmm. Mahal na mahal po namin kayo. Yeah. Yung po yun ang gusto kong sabihin. At kasi sabi po doon sa 1 Peter chapter 3, verse 16, mm-hmm. dapat po yun yung attitude ng mga Kristiyan. Na dapat po tayo. Ay, bakibuksan niya 1 Peter chapter 3, verse 16, if I'm not mistaken. 3 verse 16. Ayun. Anong sabi? Ito lamang po. 1 Peter chapter 3 verse 16. Anong sabi? Yan. Teka lamang po. But do this in a gentle and respectful way. Keep your conscience clear, then if people speak against you, they will be ashamed when they see what a good life you live because you belong to Christ. Dapat po tayo ay, kapag-usap po tayo, ay may pagmamahal. Ang sabi po doon sa Colossians chapter 4, verse 6, ang ating conversation should always be full of grace, seasoned with salt. With salt. So that we may know how to answer everyone. Colossians chapter 4 verse 6. That's verse how six. We should speak to them. Hindi yung parang we're trying to avoid them o parang nilalayuan natin. Hindi po ganon. Even Jesus Christ, if you will remember, Jesus, nakihalubilo siya doon sa mga makasalanan. Even yung mga, kumbaga ay mga outs, ano ba to? Yung mga tinapon ng society. Oh. Mm-hmm. Katulad nung yung Samaritan woman. Oh, di ba? Yeah. Yung cast. Outcast. Na babae, makasalanan. And yet, Jesus has approached yung babae, Samaritan woman. So, kasi dapat po ganun din tayo. God is no respecter of persons. Ayun, hindi po siya, dapat, hindi niya po tinitignan kung ang sexual orientation mo. Dapat po, mahalin pa rin natin sila. We love yung mga taong yan. Hindi po natin, and ang dapat po natin gawin actually is to pray for them. Amen. Pag-pray natin sila. It is hindi po tayo para mag-condemn, but we have to pray for them kasi wala po sa atin, sa kahit sino man sa church, kapatid, kung ikaw ay ganito, wala nino man sa church na pinupuntahan mo ang makakapag-convert sa'yo, kundi ang Lord lamang. Mm-hmm. Amen. Ang Lord lamang. Hindi po pwedeng sabihin na, kasi ito yung may narinig na kasi ako before na, I don't know kung sa TV ba ito or nabasa ko somewhere na, halika nga pag-pray kita at na mawala ang kabaklaan mo. Hindi po ano yon. Actually, ang Lord po ang it's very insulting. Saka it's very demeaning doon sa tao. Kasi para bang, may sakit ba ako? Parang ganun. Na, ganun na magiging ano nila. At ang mangyayari, they will shun the church and the other Christians. Kasi nangyayari nga ay nagkakaroon nga ay, ng parang barrier. Wall o barrier between the Christian community. Ang normally nga sinasabi nga nila ay, naku, dyan na lang kayo sa sa Diyos ninyo at kayo lang naman ang nagiging, banal. Parang righteous. They look at Christians as righteous. Self-righteous na po. Yan ang nangyayari. So we should not do that. Huwag po nating, mahalin po natin sila and we show them na mahal natin sila and lead them and kasi kailangan po nilang malaman ang forgiveness is available to all and the grace of God is free and yun ay talagang overflowing rin, kung may kasalanan sila lahat naman po ay may kasalanan dahil makasalanan din tayo, all have sinned and fall short of the glory of God at everyone deserves or needs forgiveness as well, no? Yun po yung dapat nating intindihin at maunawaan for us to understand them. Unawain natin at mahalin natin sila dapat. Amen. No, I'm speaking on a personal perspective kasi meron po akong anak na belonging to that community, LGBTQ community. Well, hindi ko po tinatanggap, hindi ko tinotolerate, pero it doesn't mean na hindi ko siya mahal. Mahal ko po ang anak ko. Exactly. Yun po, no? Ay, kailangan kong, kahit pa ganun siya, ipinakikita ko pa rin yung pagmamahal ko, yung pagkikare ko sa kanya. Huwag po natin tatanggalin yon. At of course,
And it doesn't make them less human than yun. They are. Totoo po yan. Na para bang, ano ba, belonging na sila sa... sa lower aspect. Lower strata. Class. So, okay, po. So moving on. Moving on. The second po sa ating topic ay yan, tolerance or acceptance naman tayo pagdating sa... Relationships. Pag sinabi po relationships, ay again, napakadami pong facets niyan. Mm-hmm. Ang dami niyan. Yan. So, do we accept or do we and or tolerate? Ang alin po? Unang-una, yung relationship between unmarried couples na nagsasama. Aha. Uh-huh. Mm-hmm. O kaya naman, when it comes to relationship, yung pong tolerate tinatawag or accept? Na... yung pong tinatawag na ano pa ba yung mga ano sa relationships yung sa yung doon muna tayo sa unmarried couple couple living together. Ito po kasi medyo usong-uso sa parte dito, ng mundong ito. Yes, sa Dubai. Sa Dubai and even UAE. Sometimes yung mga both are married. Oh, yes. But when they come here they become single. Automatically, pagbaba single. Ng, ano, pagsakay ng aeroplano, we single. They find themselves single. They find themselves sa parabang nagka-problema bigla-bigla sa kanilang mga spouses. Parang biglang katulad nga lang lagi sa tulpo, ano, kinukulpi kasi ako. O kaya naman ng babae, o kaya naman tamad ang asawa, kaya parabang, anyways. Gawang alibi, para magkaroon ng relasyon, magkaroon ng dahilan, para ano. Hindi ka ako masyado nanonood sa Tulfo. Kasi ay, hindi na rin ako nakakapanood. Sa totoo lang, actually, hindi po siya advisable panoorin. Umiinit lang ang ulo ko sa totoo lang, kasi parabang, yes. Anyway, ayun, may mga... Imagine niyo. Preference. Ito na lamang po ha, yung kung napanood niyo na po yung sa bagong-bago ngayon na sikat sa Netflix. I don't know. Sa ano ba yung title? I'm not title watching yung, anymore. Ang title have time parang, for watching Netflix. Parang American Murder, The Family Next Door. Ito po ay ano? Ah, yes, trending po yan. Actually, sa amin, sa workplace ko po. Title pa lang, alam mo, nakakaano na po panoorin. Pag ako nakita po na yung title, American actually, ano, Murder. This happened long time back at ako'y... True story ano po siya, actually. True story siya. Ito yung nasubaybiyan ko na noon pa kaya nagulat nga ako, aba, nag-trending ngayon. Pero ito, kasi yung lalaki, he's working from an oil and gas company. And? Kaya medyo, nung time na... na ako'y may mga pag nagre-research ako, medyo nagka-come up siya sa ano ko noon. Pero matagal na po ito. And nakakaawa lang kasi sa totoo lang, may itsura yung lalaki. They are a beautiful family. Mm-hmm. Beautiful family po. But what happened? I have, hindi ko, kasi pag title pa lang ay ganun na, hindi ko na po talaga ako'y hindi binibigyan sa, ano, ng ano. Sa news ko talaga siya tinig. Okay. Na-brought out po sa news ko talaga. Tsaka yung... What is it all about? Maybe... It's a gruesome murder. Just because of, ano, of another person. A third party. Nangapit bahay, para lang... Kumbaga, pwede niya namang i-divorce yung kanyang asawa. Ba't kinakailangan niyang... Pinatay niya. Okay. At hindi lamang pong asawang tinegi. Even the two kids and the unborn. Kaya nga, ayokong panoorin yung mga ganyang parang, klase na noon. Yes. Parang sometimes, wala namang kakwenta. Hindi, at saka ano po ha, hindi... Kung titignan sila, sabi ko nga, they're a beautiful family. Kasi ang ganda ng babae, ang may tsura din yung lalaki. Ang laki ng bahay, hindi mo aakalain, face value, na may parang may ganung pwedeng mangyari. Katulad din po yan na yung pelikulang ano, yung Lucifer. I don't know what's be careful what you are watching. Yun po yun. Ito po, hindi dapat nating itolerate or i-accept. Po, definitely. Natuwa ako dyan sa Lucifer na yan kasi nung, di ba pagka nag-ano ka sa Facebook, minsan lumalabas yung mga parang blooper. Uh-huh. Tapos yung may blooper si may scene si Lucifer, biglang parang may lumilipad na, ewan ko, langor or something, biglang sabi, Jesus Christ! Ay, yung may mga clips na... Oo, sabi ko... Oh, a short clip. Sabi ko yung...
natawa ako, sabi ko, kita mo kahit si Lucifer ay natawagin pa din ng Panginoong Jesus. Yun lang. Yun lang. So, you have not watched it. No, it's not don't watch really... it. Do not tolerate and accept these kinds yes. of movies. Title pala amang namang po. Huwag na niyong subukan. Never ever watch. Ito po ay hindi dapat natin, ano, kasi when you watch it, you are supporting it. I'm just watching Friends. 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 That's Korean drama. Korean drama. Yung po, ha? Yung, there are, again, sa relationship, we should not tolerate. And alam nyo naman po, but that doesn't mean na hindi na namin kayo mahal. Hindi po na, hindi dap, as on a biblical perspective, ano, Christian perspective, of course, dapat po tingnan natin doon. We are Christians and it is not allowed. Ano po, yung, halimbawa, yung pagsasama na outside of marriage, it's not allowed. Ano po, pero yun nga, ito, we are just discussing it for the sake of discussion and we are not condemning anyone. No, hindi po ito pag-condemn. Hindi po kami nagtuturo na parang ikaw ay ano, or parang... Pero, para lang po may matutunan tayo. Out of this discussion, we have to learn something. Ano po ba yung biblical perspective tungkol dito? Halimbawa, Pastora Shikaina, ano po ang inyong take dito sa yung nagsasama na... Biglang ako pagkano. Single. Ikaw ay single, so... Grabe. Single. What ano if po? You find somebody who is really, ano? Kasi dalawa po yan eh, pupuntahan eh, di ba? Yung sa pagkaparehong single, living together, kasunod niya siyempre, hindi naman po pwede hindi kayo magkasama sa bahay, na, ano, nagja-jack and poy? Ano, gusto lang makadipid. Bakit? Natutuhan na lamang po, na ano, nagja-jack and poy kayo? Kasama na po dyan yung issue about premarital sex. PMS. PMS. Ano, maging ano na lamang po tayo. Huwag na po nating parang i-sugarcoat or whatever yung mga bagay-bagay. But it kasi is, okay, not, we do ano. Not tolerate. We should not tolerate that. Kung tayo po ay Kristiyano, dapat iwasan po natin yung mga ganyan. Malagay tayo sa ganyang posisyon. No, malagay tayo sa halimbawa mga ganyang ano it is against yung at when we accepted Christ, kung tinanggap talaga natin si Kristo sa buhay po natin, we follow yung kanyang mga teachings, we obey. Whether it will hurt us or whatever, ano, ito'y masakit, hirap, but we have to follow. Ito po yung ating dapat perspektibo diyan. Hindi, there is no, wala na dapat tayong pagdiskusyonan na actually when it comes to that. I mean, dapat tayo ay, when we become Christians, dapat ganun na po yung ating perspektibo. Automatically. Amen po ba? I think my... But how about naman, Pastor? May iba tayo. May tawag siya. Commercial lamang po. Pero, ayan, may tao po ang pastor. Pero on the other way around, Pastora, how about those people who are, yun, yung mga hindi pa po, yung mga regular po nating mga kasama ngayon na hindi pa talaga totally fully nakakatanggap kay Lord? Or ano pong, sige, kayo naman po, ano ako pong ay, inyong... Sabi ko nga, ang lagi ko namang dyan, Pastora, is... tayo mga pastor and even sa mga malalim na siguro na mga Kristiyano na mga kasama halimbawa ng nitong mga kapatiran natin. Commercial lamang. Ayun. So, ang papel po natin ng mga pastor at ng mga kapatiran is para mahalin sila, para i-remind sila always kung ano yung ano ba yung sinasabi sa Bible, ano ba yung sa tingin natin according to the Bible ay tama. But definitely hindi po definitely din ako. Sino man po yan, mamaya natin pag-usapan Pastor. Anyways, yun. So hindi kasi ang pinakamasaya na siguro sa akin halimbawa ay yung dadating yung panahon na may mga kasama tayo sa ganyan, tapos biglang sasabihin na I'm free from the bondage of not because, eto ha, not because iyan ay napilitan. Kasi kumbaga, if you really love God,
yung you will be changed from the inside out. Amen. Yun doon ako lagi ano eh, doon ako laging kumbaga nandoon ako lagi, yun ang lagi kong tinitignan. Mm-hmm. Ngayon pagdating naman sa mga nagsasama or mga ganyan na kasi kung ako inilalagay ko malimit ay ganyan ang thinking ko. Halimbawa, may mga kapatiran tayo na ganyan na nagsasama, ganto-ganto. Anong malimit natin kasing naririnig sa kanila? Say for example, kasi nasa ano po ako, nasa program and events ako. Malimit pagka may ma-schedule ka, mag-pray or ano something. Lagi-lagi ang sasabihin ay huwag po muna ako kasi ganito ganyan. May inaayos pa. May inaayos pa, Lord. Pero alam niyo po sa totoo lang, kung kaya nga in a way ako po ay naaawa minsan kasi ito lang po ha. Kung talagang mahal natin ang Lord at nakakilala na tayo, gugustuhin ba natin na lagi-lagi, kasi akala natin ang yung kapag halimbawa nagpe-pray ka, parang inaano ka ng konsensya mo. Parang feeling kasi natin ay yung kapatid natin or ano, nagiging overly, kita mo nakangiti si Pastor, oh. Hindi, natatawa lang ako sa, akala ko mayroon tayong caller eh. Na, for this night. Eto, let me just share quickly. No, and tumawag po yung taga DHA, Dubai Health Authority, and they are asking me to take my check back. They are insisting to take my check back. Tor, imagine ang, that. Ang tanong ko po, yung fans doon sa check. Ha? Wala. yun lang yun. Because a check is just a piece of paper. wala laman nga po yun. Then they have paid it already. So they are asking me to take the check back kasi nga they mahalaga paid it already. Yung fans po eh. Yeah, wala pong pondo. Commercial lamang anyway, po. Ayan. Yan, balik po tayo. Taga-DHA po yun. Yung pagka nag-schedule po, kasi nga ay Kung ilalagay ko ang sarili ko sa kanila, imagine mo yung every time na nagpe-pray ka, yung parang feeling mo at the back of your mind, or siguro parang, anong ginagawa mo dyan? Di ba parang may ganun ang demonyo eh. Kasi di ba, pipray-pray ka dyan, eh, ganito pa rin naman ang ginagawa mo. Di ba ganun ang demonyo? Ang sa akin, parang babalikan ka. O, ang sa akin, bakit natin ha, hinahayaan na ganunin tayo ng demonyo, eh may paraan naman para hindi tayo ganunin. Diba? Yun lamang po eh. Yun yung isang, ano ko na parang, kaya minsan naawa ako kasi, ano bang meron? Hindi kayo makawala sa... Sometimes eh... Although, sabi well, nga nila eh... Ako ay may there is something close to my heart as well na talagang niluluhuran ko din naman sa Lord. Na yon. So, wag niyo pong sasabihin na parang dahil kami mga pastor, eh, parang wala na kaming nililinis ng buhay nyo. Baka ganun, hindi pa. Hindi. We are also, as I said earlier, I'm still also struggling with my daughter, no? About yung sa kanyang sexual preference. Orientation. Hindi, parang choice naman yun eh, di ba? Parang choice niya yan eh. No? But yun nga, pinagpe-pray ko siya palagi. I'm praying for her. No? At love na love ko yung anak ko. Love na love ko yan. Yun nga, nag-date nga kami nung ganun, Friday. Ganun po ang mga magulang. Tatandaan niyo po, mga magulang ay kahit pa sabi ko nga, dumispalinghado ang mga anak. Ay, kung itatakwil na sila ng mundo, eh sino pa magmamahal sa kanila? Kundi mga magulang. Amen. Ganun din naman tayo, mahal tayo ng Lord. Mahal tayong lahat. Kaya nga, binigay niya yung kanyang anak, di ba? Amen. Because He loved us so much. God so loved us. Yun, at again, dun sa mga, yun nga, into a relationship that are living in together, yun, it's, you will be conviction po ng Holy Spirit. Yeah. And let the Holy Spirit work in your life para po magkaroon kayo ng desisyon na maayos. I'm sure you are also planning to get married. Sabi po nga nung kanta ni Carrie Job Dimbailan, sabi niya, your goodness leads me to repentance. Diba? Yung kabutihan ng Diyos,
yun ang mag ano sa atin eh, yun ang mag kukos sa atin para magrepent sa ating mga ano. Biro mo yun. Kasi imagine no? mo sobrang buti ng Lord. Amen. Yun. Tapos kumbaga eh diba, we do not deserve to wake up. Mm. 'Di ba kahapon eh halimbawa sabi na nating buong maghapon eh, hindi mo nga naalala si Lord, kakain ka ng alan, nalimutan mo pa siyang pasalamatan. Mm. And yet the following day you have a clean slate. Mm. You have a new life. For His mercies are new every morning. Ganun, ganun kabuti ang Lord. So, kumbaga, parang ang lagi na ano na lang ng Lord ay pinapakita ng Lord kung papaano yung paraan niya ng pagmamahal. Amen. At ang paraan ng Lord is not to condemn us. Hindi yung parang ipinapakita na lang ng Lord na sa sobrang kabutihan niya, makikita mo yung kung ano yung tama at mali. Ganun, yun. What love is this? Diba? Yeah, yung awit din ni Carl Jobin na. Yes. What love is this? Yo. That you again, your love kapatid. Yun those who are into yung nasa sitwasyon, ano? Again, we love you. Yes. Mahal po namin kayo. Mm-hmm. And we are praying for you. And if you we want are to for you talk po, to ha? Anybody. Kung gusto nyo pong ano, makipag-usap, pag-usapan natin ang iyong problema. Kung gusto niyo ng ano ng diretsahang usap, yun. Ay call me. Oh, pero kung gusto niyo po yung may ano paligoy-ligoy. Ay grabe siya, paligoy-ligoy talaga. Sabi ko nga po, pagka may nagtatanong lagi sa akin ng counsel or nagpapa-counseling. Isa lang naman tinatanong ko. Ano bang gusto mo marinig? Yung gusto mo marinig o yung galing sa akin o galing sa Lord? Hindi, dapat with love palagi. No? May pagmamahal. Yes. May pagmamahal. Dapat lagi ay atin po silang, ano, hindi dapat natin, again. Pastor, ang pagmamahal po ay hindi ibig sabihin na ito-tolerate mo yung ginagawa. Oh, of course, hindi po natin tinotolerate. Kasi para magulang lamang yan, we diba? Love, we speak with them with yes. love. Speak Amen. With love, ha? Mm-hmm. Hindi po yung para tayong ano, ha? Yung parang ikaw na yung pinaka-kabanal-banalang tao na parang hindi ka na pwede magkamali. Hindi po ganun. Kami po rin ay nagkakamali. Mara araw-araw ay nagkakamali din kami, no? Pastora, si Kain na, nagkamali ka. Ay, grabe. Ang tahimik ko po kasi. Pinapakinggan ko po kasi sila. I mean, natutuwa ako kay Lord. Kasi, meron na po tayong ano, ayan, sige. So, ayun, pinapakinggan. Nagre-recharge lang ako dito. Mamaya po ako mag-ganon. Tawa kung kailan tapos na. Hindi, ano lang po, totoo yun, we have to, hindi naman, kasi ang love, ito po, i-define ko yung love. Mm. Yung love naman po kasi, di ba sabi nga, love is patient, love is kind, love does not enjoy, does not, ano nga po? Delight. Delights with evil, ayan. Kumbaga, sa akin din po, yung in connection with discipline, ang pagmamahal kasi ay may halong disiplina. Yan yung actually po, between, yun nga, kahapon, actually between me and kay Pastor Rowell din po, na pag nagsha-sharean po kaming dalawa, hindi, yun nga, kasi si, knowing Pastor Rowell, ay ano? Ang ating pong senior pastor, ay talaga nga naman po sobrang mapagmahal, yan. Pero, and he has a way yes, of expressing. Expressing his love. He has a way with words as well. Uh-huh. Ito po yung dalawang, itong tanda mo, ha? Ang pinakamasarap daw na salita na matatanggap mo is, but I love you. Oh. At yung pinakamasakit naman ay, I love you, but. Bakit but? But. Hindi pero. Hindi dapat. Parang may kulang niya. Doon sa. Pero hindi po. Haduktungan mo na. Hindi dapat I love but. You, but. Mm. Hindi dapat but. Dapat I love you and. O hindi. Sakit nun. O kaya naman ay, di ba parang pagka nire-rebuke mo. Mm. Dapat, ang kasunod nun, hindi but, nire-rebuke mo, and I love you. Alam niyo po ba sa Lord, ang sabi niya, but I love you. Mahal pa rin tayo ng Lord. In spite,
And despite of all our shenanigans. Shenanigans? Our faults and frailties. Diba? Frailties as humans. As humans. Weaknesses. Mm-hmm. Ang sabi ni Lord, but I love you. Yun ang masarap doon eh. No? Ayo, we cannot love perfectly. Amen. Only God can love perfectly. Yung nga po, no? There is no fear in love. Because perfect love expels fear. For fear involves punishment. Therefore, he who fears is not made perfect in love. Love. Amen. Diba? Akala mo, hindi ko alam, ha? Habi siya. Yon. Hallelujah. Yon. At again, mahal po namin kayo. Ano? We are expressing this, hindi lang po in words, but we want to show you. No, and God has shown us, sapagkat pinakita sa atin ng Lord, hindi lang niya sinabi na mahal niya tayo, ipinakita niya ang kanyang pagmamahal. Yun ang ano, yun po ang ano, yun ang maganda sa Lord kasi hindi lamang siya kumbaga eh, kung sa tao siguro ay ano, puro ka hanas, puro ka kuda, pero si Lord, yung love niya, may expression. Na yung expression ng kanyang pagmamahal ay talagang hindi lang salita. Hindi lang niya sinabi na ano, kasi nga tulad na sabi mo kanina, Pastora, ay ano, verb. Love is verb. Yes, it is an action word kasi. How will you be able to show or how will you be able to convey your love dun sa isang tao if you do not do anything? Mahal mo pero hinahayaan mong gano'n na mangyari sa buhay niya. Diba? Ganun po ang pagmamahal. Kaya nga po kami, where even itong mga issues na medyo ay medyo delicate ba, especially in these times, no? No, medyo ano to po eh, komplikadong pag-usapan actually, pero we try to discuss it, no, with love sa inyo po, para naman ano, we know, you know kung ano po yung ating position. And for sabi ko nga po ay sabi ko nga ano, di nga po ba ay para makilala natin ng husto ang tao is kailangan nating malaman kung ano yung tumatakbo or ano yung laman ng kanyang puso, ng isipan. This is also our way of introducing ourselves sa inyo. Ayan, para po ay, kasi ay para makita din po ng bawat isa na hindi porke ay pastor or mga ano, ay parang... Minsan kasi they are putting us in a pedestal. Yes, eh. which is wrong. Kasi po ay... katulad sa amin, imagine ninyo ha, magkakaiba kami ng ano, we do not see things straight. Magkakaiba kami malimit ng ano, magkakaiba kami malimit ng shape, sizes, ng perspective, oh, ng point of view. And yet we agree to disagree. And we love each other. Yes. No, mahal pa rin po namin ang isa't isa. Ay, talimbawa, yeah. Sinabi ko si Pastora, siya kain na ng ikaw, ano, love you. Yan, yun. Grabe siya. Ayun. So, Pastora Shikaina, pang ano, pwede mong i-tolerate sa buhay mo. Ano? Tolerate sa buhay ko po? Oh, accept. Grabe talaga. Pag ako talaga, ha? Papapalitan natin talaga yung ano, sound effect na yan. Tolerate and accept. Pwede pa yan. Kami discriminate whatever your, ano, eh, mahal po namin kayo. At ang Lord po ang mag-aayos. We do not discriminate and we do not condemn. Yon. Kasi eh, di ba nga eh, ang ano nang condemn is, di ba nagtuturo na ganyan. Sabi nila, dun sa isang pagtuturo mo, tatlong finger nakaturo sa iyo. Di ba? Tatlo. Talagang tinignan ko pa. Eng. Paano pag nagturo ay ganoon? Ba na yun? Have you been in a situation that you have tolerated something in your life? My life? Accepted the, just accepted the things as they are. Things as they are. Yeah. Parang ano? Ano ba? Meron ka bang meron na-experience? Po ba? A few moments later. Nag-iisip kasi ako kung ano pong aking ma-issue. Personally,
sa akin sa buhay ko. Have you been a few moments later. Ay, grabe siya, relationship talaga. In a relationship. Na nagtyaga, nag, oh, ano? You tolerated something. You tolerated. Halimbawa, ano, Christian ba yung naging... Yes po. Ah, Christian naman pala eh. Mm-hmm. Okay. Pa, tapos... A music does, actually po, we are active naman kami. Grabe siya talaga. Kinulpika. Grabe naman po. Tinolerate? Siguro, hindi. Kasi bata pa daw ako noon eh, no? Bata, pero talaga may edad na rin naman po ako. Siguro mga nasa, well, 17 years old. Bata pa yung pambira. 18 years old, 19, 20, 25 years po kasi talaga yung bilang pa talaga. Tinolerate? Relationship po ga? Or in general? In general? In general, sa akin tinolerate. Ba't hindi mo ba sinasabi? Sa akin? Ano daw? Hindi ba alam ng parents? Hindi po. Ang nanay at ang tatay ko, alam nila lahat. Okay. Alam po nila. Uh-huh. And even, yung testimony ko naman ay bukas naman po sa buhay ng bawat isa naman yun. In general, wala ko talagang crew. Ano? Ano po ang tinolerate nyo? Sabi ko nga eh, di ba? Hanggang ngayon eh, di ba? I have to... mahal ko yung anak ko. Aside from that. Aside po from siyempre, that. Ano, matik po relationship? Yun eh. Matik po yun. Anak nyo po yun eh. So, dahil sa pagmamahal ninyo, kumbaga eh, you overlook yung kanyang frailty sa a human. Buntungin. Nag-iisip din po kayo, di ba? Kasi, yun niya, pag, halimbawa, if you are, mayroong kang karelasyon or ano whatever the qualities you have to accept them. Tanggap mo, no, alam ko ano yung pagkukulang nila, tanggap mo yon. When you or medyo vague yan, medyo specific kayo ng kaunti. Halimbawa ano mayroong ugali na hindi maganda, no, so you have to accept kung talagang situational. Halimbawa, ang tagal magkilay. O, diba? Lahat grabe, ng babae, ang tagal magkilay. Grabe talaga. At pag magpupunta sa mall, ang tagal, kung paikot-ikot, lahat ng sapatos, para tayo yata po yung pastora, Julie. Ah, gusto nyo magladlad ako ng mga ano eh. Yan. Ay, grabe siya ngayon po, talaga. Ngayon po, ngayong gabi nakikita yan. Ninyo, yan yung isang tinotolerate ko namin. Ako pa ngayon na tinotolerate. Hallelujah, sa tagal nila. And that is one thing mga na we babae, accept. Diba? Kasi po ganyan, grabe we naman, tolerate their, babae, ano. Grabe naman, mga babae, no? Yung ating mga ka-ano dyan, oh. Ay, naku naman, diba? Uh-huh. Pag ikaw ay naghihintay, ang tagal na. Pero pag ikaw ang... na late ng paunting sandali lamang, kagabi nga, eh, di ba? Isang oras naghintay daw siya. Sabi ko nga po ay ano, diba? Sabi ko nga po, Pastor, ay I pity you kasi mga maaring mga nakakasama mong mga babae ay ano, medyo questionable. Mga, parang mga babae. Ay, grabe naman. Talaga. Grabe naman talaga. Ganun... siya ay so maiba naman po tayo. Ayun. Ayun. Sa ating mga ako po huwag niyo nang tanungin ha kasi kita niyo na nga kanina. Ba, nga, that is something that we have already told. Si Pastor Jerome nga eh, talaga nagrereklamo eh. Na ano? Sa mga ano mo? Sa mga bisyo. Abay. Bisyo yun eh. Ang asawa ko pa yan. Di ba ang tagal mong magbihis? Ang tagal grabe magkilay. Talaga. Ay, agad. Di ba? Ang lahat na lamang eh. Ito, tinotolerate ka. Oh. Di ba? Pwede na po ako magsalita. yun po yun. Di ba? Tayong mga lalaki, lagi tayong nilalagay sa mga ano. Tapos, parang, ang ano nila? Ito lang ha. Oh, sige. Ito lang. Mm. Kasi malimit ganito po yan eh. Mm. Nasabi na eh, ano ba bang pinagpapapake mo, ganyan-ganyan. Pero pag nasa daan na, hihingi ng ganito, hihingi ng ganyan, hihingi ng, kumbaga eh, magic. Ay, nasa sa inyo yung sweldo eh. Meron ka bang magic bag? No. Wala no. Yung sa inyo yung sweldo. No, Pastor. I'm saying this. Siyempre, kami no. Ko, kayo naman, alam nyo ba noong araw, sa totoo well, lang. Tolerate. Sa totoo noong araw, ang laman ng pitaka ko, tender hams, kayo naman. Tapos eh, halimbawa, nag-i-expect na bibilhan mo ng regalo,
Eh, yung binibigay na ano mo, allowance mo, tender hams, kayo naman. Isang buwan, tender hams. Grabe naman po sa tender hams naman po. Ito lang ha. Hindi yun na sinasabi ko kasi. Oh, sige. Hindi. Nakikiligay. Oh, sige. Yun. Ito, situational tayo ha. Para medyo mas, ano, medyo mas... Tapos sasabihin, tinotolerate? Masamaan loob. Ano ba? Meron po ba kayong hugot? May hugot lagi. Kawawa ka naman, pastor. Hindi naman. Anyways. Hindi, iba po binabanggit. Halimbawa, may lakad, may road trip. Oh. Yan. Tapos parang magre-reklamo, bakit daming pinagpe-prepare, ganyan-ganyan. Oh. Pero pag nasa ano na, nasa daan na, ganyan, biglang... Hahanapin yung ano? May hahanapin yung ganito. Sandwich ba? May itlog ba? O yun. Kumbaga para bang magically... Meron lahat yun doon sa bag ni Mami. Ni Honey. O, diba? And yet, nagre-reklamo bakit kung ano-ano pinagpe-prepare, inaabot na hanggang anong oras. Why can't you just say thank you? Thank you. Sa dami naman diba? Ang kung ano-ano. And yet, ito pa ha. And yet, narinig mo ba tayo, pastora, na nagre-reklamo ng tukol gano'n pag sa mga lalaki? Di ba siya lang lagi may hugot sa mga babae? Eh, ako lang naman na lalaki din yung ano eh. Kailangan ko itayo yung aming bandera din eh. Daw. But you don't have to because nobody's condemning the male population. Pero the way you speak, it always pastor. Put us in a situation that we have to depend ourselves. Parang kami lagi may pagkukulang. Parang na lang laging kami ang mayroong ano. Kasi pilingero lang siguro kayo, ganun. Sometimes. Malimit, pilingero. Na ano? Hindi naman, pastor. Wala naman po kaming inaano na, ano din. Gender, huh? Ano, no? Masyadong ano, no? Oh. Ganun talaga. Ganun na lang talaga. Anyways. Tinotolerate lang namin kayo anyways, mga babae. No, sometimes we have to learn to accept yung mga ano quirkiness. So we're quirky talaga kami, quirky okay, talaga. Okay, no, magagalit sa akin mga ladies. Ayan, mga may mga nagko-comment na po. Na, no? Wala nagre-react diyan. Alam nila, kilala nila. Merong binubulatid dati yung ano? Tawag kasi namin dati pagka medyo sinusumpong binubulating. Binubulate yung utak, parang ganon. Bago kami mag-church. Eh, kasi nga, dahil sa ganyan, di reklamo na yung asawa. Eh, hindi ako pala. Ito mo? Matindi asawa ko. Niyakap ako. In Jesus' name! Talaga niyakap niya in Jesus' name. Demonyo, sino ka mang... This is, eto po sineshare nila ay ano lang naman po ha, katuwaan at baka mamaya may mga sumiseryoso po. Na mainis ka, matatawa ka na lang, para ba, ano ba ito? Biro po yun. Sa mga lalaki, magkaganon na po ay kahit na medyo, pero alam ko, inis na yung asawa ko noon, pero maano lang talaga, mahaba lang talaga yung PC ng asawa ko. Yes. Tinotolerate. At dahil po dyan, at anong oras na din po, meron po ba kayo? Batiin naman po natin ang ating mga kasama. John Ray Paning Batan. Yan. Yan, bro. We love you. Kumusta ka na? Lenny Kapisanan de Voma. Yan. Sino pa? Faith Antonio. Venus Valientes. Yan. Sol Terry Fernandez Narvades. And Rara is watching with us. Who's that? Sino? Friend ko po siguro. Friend ko po. John Leo Alba is also watching with us. Good evening, bro. Shout out sa mga J1 there. Nora Rosel Soriano is also watching with us. Ay, ang aking anak na si Lani Radambario. Yes, sa Abu Dhabi. Yan. So ngayong gabi po ay just a recap, pinag-usapan po natin ay tolerance and or acceptance. Libby Roy is also watching yan. With us. Magandang gabi kamusta po ka na, kapatid? Sa buhay ng bawat isa. Ate Bia.
Tayo po yung magtatapos na ho. Ano po ang inyong to conclude everything? Meron po ba kayong mga masasabi? Yun eh. Sa word of encouragement to our to the yung mga love you po. Yes. Ano po namin kayo with the love of the Lord. Amen. Totoo yun. Amen. Po. Yun din yun. Sana po ay maramdaman niyo na ang pagmamahal ng Lord na ano through us, maramdaman niyo na gusto namin din i-reach out kayo. Sino man po sa inyo ang nakakaramdam ng discrimination, ay we are sorry po kung discriminate namin kayo ha. Pero again, we are expressing our love for you, kung sino man po kayo. Hindi namin, again, it's not about tolerance or acceptance, but we it's love about you. Yan. It's about love. And, ay, ano pa? Padulo po, kasi dun sa, between the two, meron pong ano eh, meron pong medyo isa pang word na umapasok dun eh, which is compromise. Compromise talaga. Compromise. 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 Hindi naman po tayo nagko-compromise. Yan. Hindi po, it's not about compromising. Hindi po yon, ha? Again, alam niyo po, ang position namin when it comes to LGBTQ. Plus. Ano po? At yun nga po, mahal namin po kayo. And, that will never change. Hindi po nagbabago yun. And, pinagpipray po namin kayo. Ano po? Truly, pinagpipray po namin kayo. Lahat naman po. Yung, hindi, wala pong, I mean, we don't look at you as a, nandun sa ganong orientation. Hindi po ganon. We look at you as a person na kailangan din ng, ano, ng Savior. Ganon po yun. Hindi yung parang, we dread or ano, hindi po ganun. Or we avoid, hindi po. Ramdam niyo po yon, alam niyo po yon. Even my daughter, alam niya, no? Eh, before nga, eh, parang nag, ano siya na, kasi when I became a pastor, eh, parang nag-aalangan siya. Siya ang nag-aalangan na lumapit sa akin because I'm a pastor. And, syempre, since yung kanyang orientation ay ganon, so yun nga po yung nangyayari. So hindi siya nagkikisa sa akin, hindi lumalapit, hindi nagpapakita. Pero ano, pinakita ko sa kanya, I have shown her kung na mahal ko pa rin siya. And I try to reach out, kinakamusta ko palagi. And now, yun nga, ay, kami nagde-date na. Nagkikiss na sa akin dati, ayaw niyang mag-kiss eh. Ngayon nagkikiss na. Oh, di ba? So ganun lang po, yun. We love you again. We want to say na mahal po namin kayo with the love of the Lord. I just want to say, I love you. Yon. Amen. Yan. So yun lamang po. Yon. And, baka meron yun. Pa po at kayo. At inaanyayahan po namin kayo. We would like to invite everyone. Yes. Bukas po ay tomorrow, ating again. Worship service, Friday Amen. Worship service at 10 a.m. Yes. Yon. At be excited po sa mensahe ng Lord, sa gagawin ng Lord tomorrow. May matinding ibubuhos Amen. Na pagmamahal, na biyaya ang Diyos sa ating bukas. Amen, Amen po ba? At again, mayroon po tayong special guest. Mayroon tayong special guest. We have special guest for tomorrow. The Lord po ang mangungusap sa bawat isa. Amen, Amen. Amen po. Ayun. Again, this is Pastor Roel Idio. Pastor July po. And Pastor Shekinah. Yeah. And good night and God bless po. Everyone. See you tomorrow. See you po. Halika na, wag ka nang mag-isip, wag ka nang mangamba. Usapan natin ang iyong problema. Huwag ka nag-iisa dahil kay Kristo merong pag-asa. Maniwala ka, lumapit ka sa Kanya.
nakikinig ka na dito.